texture na maghugas tayo ng kamay natin bago tayo mag-start magloto. At yan ang sinabi ko, 20 seconds. Good morning everybody! Welcome sa ating channel. This is Sally Universal Vlog. So, kumusta lahat sa ating lahat ng mga kababayan na lahat ng OFW na mga kababayan ko? Kumusta kayong lahat dyan, guys? So, today guys, yung ating recipe ay magluloto tayo ngayon ng seafood paella Filipino style. So, bago ko ipakilala yung ingredients natin, magsuot muna ako ng apron. Ito yung mga ingredients ng seafood paella Filipino style. So, first, meron tayong hipon, eggs, tahong, mushroom, saffron, paminta, tomato sauce, chicken broth, salt, olive oil, meron tayong onion mince, dill cubes, garlic mince, chorizo, parsley, bell pepper, glutinous rice, or ordinary rice lang to, turmeric, tsaka meron din tayong green peas. So, bago tayo mag-start guys, panoorin natin mula una hanggang dulo para malaman natin kung ano yung ingredients ng mga ingredients ng seafood paella Filipino style. So mamaya guys, mag-shoutout din ako, kaya abangan ninyo ako. So let's begin. So ngayon maglagay na tayo ng oil. Make sure natin guys, gamitin natin kawali, no, non-stick, para hindi magdidikit-dikit yung lulutuin natin. So painit natin siya mabuti bago natin lagay yung mga ingredients niya. So ngayon guys, unahin natin itong sibuyas. Ayan, sayang. Sinopin natin at malang sibuyas. Bale yung halo natin dito sa seafood paella Filipino style. Bale itin yung ingredients guys na pagsamasamahin natin. Kaya panoorin natin mula una hanggang dulo para malalaman natin. At madali itong maloto guys. Very easy. At mag-shoutout din ako mamaya. Abangan ninyo para makasakaling masama yung mga pangalan ninyo. So, I really appreciated sa lahat ng mga nanood ng Versal Vlog. Enjoy lang tayo sa pagtatrabaho natin sa YouTube. Make sure lang guys na kapag na isunod na natin itong bell pepper ngayon. So, kung napansin niyo guys, kailangan maliliit lang talaga yung hiwa ng mga ingredients natin. So sa mga baguhan lang na manonood ng Versal Vlog, sana pagkatapos nyo panoorin guys, pakishare lang, pakisubscribe, pakipindot ninyo yung bell button para manotify kayo sa bago naming upload. Salamat, maraming maraming salamat sa mga supporters ng Versal Vlog. So itong seafood paella, very easy to tutuin guys kung ano man yung meron sa bahay natin.
Kung meron man kayong nakahanda na ng mga ingredients dyan, pwede nyo nang lutuin. So, lagyan natin siya ng konting salt. Make sure natin guys, pag nakita na natin na translucent na yung mga ginigisa natin, saka natin susunod itong mga ibang ingredients na. So, isunod na natin itong garlic. Dahil translucent na yung sibuyas natin saka yung bell pepper natin, susunod na natin yung garlic. So, painaan lang muna natin ito ngayon. So ngayon guys, susunod na natin itong turmeric. Kaya napakasarap nitong seafood paella dorsal style. Mostly ang mga Pilipino mahilig sa mga masarap na ulam. Mahilig mag-invento. O ano yung bago. So ngayon guys, sunod naman natin tong tomato sauce. Ayan. Wow, ang bango nitong ulam natin. Seafood paella versatile style. So kung ito ay bago pa lang sa inyo guys, panoorin natin ng buo. At isi-share din natin para makita naman ng ibang tao. Mas the best kung mag-share tayo at multiply yung blessing sa atin. Magkakaroon ng ibang idea yung mga tao kapag bago sa kanila yung recipe natin. So mga nag-share ng Versal Vlog, deeply thank you so much sa inyo lahat. Napaka bait ninyo at napaka nag-share kayo ng Versal Vlog. Maraming salamat. So ngayon guys, lagyan na natin siya ng 4 cups of water. So nakasukat na yan guys. Make sure lang guys nung gagamitin natin na kawali yung nonstick para hindi magdidikit-dikit yung ano natin. So itong kawali namin guys, nabili lang namin to sa Value Village. Hindi siya mahal, mura lang siya. Speaking of mahal guys, no, ang lahat ng bilihan ngayon sobrang mahal talaga.
Wala nang mura ngayon, guys. Kaya maging practical tayo kung ano na yung meron dyan sa kusina natin. Yun na lang lulutuin natin. 5 minutes later. So ngayon guys, kumulo na itong mga ingredients natin. So isang kuluan lang, ilagay na natin itong glutinous rice. 1 cup of glutinous rice. At itong ordinary yung bigas lang guys. Ito, 1 cup din siya. So itong mga ano, magluluto dito sa bigas natin ngayon. At lalagyan din natin siya ng Nour cubes. So bali, itim ang ingredients ng ginamit ko dito sa seafood paella versal style. So mas labis guys kung generous tayo sa mga ingredients natin. So pahinaan lang natin yan. Mixer natin na mahinang-mahina para maluto naman pa ng bagya yung kanin natin. So maglalagay naman tayo ngayon guys ng 1 cup na chicken cubes. Chicken broth cubes. Yan. So make sure natin na mahinang-mahina yung apoy niya at lulutuin natin siya ng mga things, mamaya titingnan natin pagka luto na, saka natin lagay yung ibang mga lulutuin natin siya ng mga 10 minutes pagkatapos lagay na natin itong mga toppings niya ng mga seafood. A few minutes later. So bago maluto ito guys, lagay na natin itong ibang mga toppings niya. So ilagay na itong tahong. Super delicious talaga itong seafood paella, versal style. So sa mga nanonood ng versal vlog guys, I really appreciate it. So sunod naman natin itong hipon ngayon. So ang dami na nating toppings. Make sure guys na ilagay natin ng magandang maganda. Ilulubog natin yan. At wala na yata akong mapaglagyan lam ko. The best talaga pagka generous din tayo sa mga ingredients natin. So dito naman natin to ilagay. So ngayon guys, maglalagay na tayo ng saffron. Itong saffron guys, saffron spicy. Itong hinalo namin guys, saffron spices, ang pinakamahal na spices sa buong mundo. So kung meron kayo nito, pwede kayo maglagay. Pero kung wala naman, pwede pa rin kayo magluto. So maglagay lang tayo ng little bit. So alam lahat ito ng mga chef na itong spices na to super expensive. Nabili namin sa Walmart kanina. So make sure lang na burburan lang natin siya ng konti. Yan. Wow. Nabili namin ito almost $13. Imagine guys, sobrang liit niya. So yan lang ilalagay natin at
Sabi naman natin yung matira. Chorizo. Or kung meron kayong sausage dyan guys, kahit anong sausage, pwede na ninyong ilagay sa seafood paella. Depende sa inyo guys. Kaya super yummy talaga ito mamaya. At habang niluluto natin ang mahina yan, lahat ng toppings, pwede na natin ilagay. Of course, i-medium natin yan. At ilalagay naman natin itong mushroom niya. So, yung iba naman, namimili sila yung salata. Kami naman, guys, fresh. Yeah, super, ano talaga ito mamaya. Masarap talaga itong seafood paella, Versal style. So, sana sa mga nanood ng Versal style, huwag ninyo kalimutan guys, mag-subscribe saka mag-share ng vlog ko para yung mga gustong matutong magluto dyan, yung mga nanay dyan. So napansin nyo guys, ang dami nating ano. At siyempre guys, hindi natin makalimutan yung green peas. Yan. Nako. Hindi aabutan ng gabi ito guys kasi lunch day ito. Sigurado ako itong mga anak ko mamaya. So, lalagyan natin ito ngayon ng so, titimplahin na rin natin siya ng paminta. Amoy pa lang talagang nakakagutom na. So, takpan muna natin ng mga 5 minutes guys bago natin balikan. 5 minutes later. So ngayon guys, lagay na natin tong eggs. Yung toppings ng eggs. Yan. Wow. Napakadami nating mga ingredients na nilagay. Huwag natin dikit-dikit. Kailangan medyo layo-layuin natin. At mamaya guys, ang ilalagay natin, meron pa tayong ilalagay na isa pang ingredients. Sa mga baguhan na ng Versal vlog guys, pakiusap ko lang sa inyo. Panoorin natin mula una hanggang dulo para malalaman natin kung ano yung mga ingredients ng recipe ng Versal vlog. So lahat ng mga nanood ng Versal vlog guys, na-appreciate namin yun. Na-acknowledge ko lahat ng mga nanood ng Versal vlog at saka maraming salamat sa atin at pakishare lang itong recipe namin ng Versal vlog. At ngayon guys, maglalagay naman tayo ng parsley. Yan. Oh, kabango-bango nito. At siyempre, titikman natin ito. Ayan. So, painaan natin yan. Off na natin yan. Oras lang yan para tikman natin itong seafood paella Versal style. Parang napakahirap yata sirain na itong ano guys na dahil ang hirap mag yan. So dito tayo kukuha sa gilid. Itikman lang natin to. So medyo mainit pa yata.
Sobrang yun, sa napakasarap. At talagang naluto na talaga lahat yung ano niya, yung mga ingredients niya. Toppings. At yung mga toppings niya talagang yung labing walo na mga toppings niya guys, pinagsama-sama. Super delicious talaga itong seafood paella, Versal style. So mamaya guys, mag-shoutout tayo. So may mga nagpa-shoutout lang sa atin guys, no? Shoutout ko lang si Katong Vlog. Shoutout ko din si Sarah Jean Enilo. At shoutout ko din guys si Nilda Mutin from California. At shoutout ko din guys si Susie, taga dito sa Canada. At shoutout din ako guys kay Merlin Kabaktulan. At shoutout din ako guys kay Maria P. Baluyot. At shoutout din ako guys kay Gloria. At shoutout din ako sa mamangkin kong si Maricel. So lahat ng ito guys ay mga supporters natin. At ngayon guys, nakapagluto na tayo at ready to eat na to. So na-appreciate ko guys yung lahat ng mga nanood ng Versal Vlog. Na-acknowledge ko yon at sana ma-insure ninyo yung Versal Vlog at makapag-subscribe din kayo guys. At maraming salamat sa ating lahat. Dubling pag-iingat. At see you sa ating next episode. Thank you so much.